Ice cream cake, here I am. Who wants some ice cream cake? Yumminess. Wanna try? Hi there. Good evening to each every one of you. I'll just take have some break muna ha. Yumminess. Binigay sa akin ng ano? Binigay sa akin dun sa ano? Sa isang ice cream house. Binigyan ako ng karton, binigyan pa ako ng ice cream cake. Ano sana magdi-dinner sana ako. Kaya lang sarado dun sa isang fast food chain. Maaga sila nagsara kaya tinatamad na ako mag ano. Pumunta dun sa isa. Sabi ko sa bahay na lang muna siguro ako kain. Tapos yeah, inuna ko na lang to kasi baka matunaw. Ayoko na kasing iwan kung kani-kanino pa to eh. Meron nga pala ako sa inyo, chika. Showbiz chika. Alam nyo ba, years go back. Siguro sometime in 2014, 2015. Pero if I'm not mistaken, 2014 yon. Okay, 2013 to 2014. Dito kasi sa place na to, pakita ko sa inyo ha, wait lang. Yan. Ito yung, kung makikita niyo yung table na yan, sa second, sambang table yon. Doon sa, bibilang kayo dito, isa, dalawa, tatlo, apat, pang-apat na table doon. May narinig kasi akong nag-uusap ng ano, parang group of ano, parang group of gay friends, yung mga ano, discreet na, hindi naman totally discreet. Hindi naman bihis babae. Yung mga ano lang, yung normal lang na kilos. May pinag-uusap, eto ha, swear to God to. Hindi to invento, hindi to ano. Lahat, just like to tell you, dear subscribers, lahat po ng binablog ko totoo, pawang totoo, walang kasinungalingan. Puro katotohanan lamang. Ngayon itong kwento ko, maniwala kahit sa hindi, it's all up to you. May pinag-uusapan sila, doon kasi ako sa kabilang side. May pinag-uusapan silang ano, showbiz personalities. Sabi, alam nyo ba, itong kwento, as in ano talaga sa akin, klaro-klaro pa talaga sa akin. Blind item to, hindi ko napapababangay din ang pangalan. Sabi, alam nyo ba, itong si couple, yung dalawa nilang anak, ano daw, ang tatay daw ay si dating mati ni Idol. My God, sabi kong ganun. Bigla. So ako, nag-i-best dropping ako. Kasi syempre, showbiz chika yun eh. Mahilig din ako sa showbiz eh. And inclined din ako sa showbiz, diba? Sabi ko, my God, ito ba yun? So pinagmamasdan ko sila at the same time. Pero hindi ako nagpapahalata na pinapakinggan ko sila. Kasi nung nagkaroon daw dati ng sitcom yung ano, nagkaroon daw dati ng sitcom yung si young actress tsaka si mati ni Idol. Kumbaga nagka-developan tapos naging sila. Ayun. Na ano yata. Na disgrasya niya. So ito quote and quote lang to ah. At least hindi ko papangalanan. Nasa inyo na kung sino yung kung sinong nasa isip nyo. So, kaya sabi ko, kaya pala kamukha nitong si tatay yung ano. Ayun. Actually, hindi naman gano'n rin pinag-usapan. Nung isang ano rin, last month, ganun din, may narinig din akong ano, chika. Saan ko na ba narinig yun?
habang naglalakad yata ako, sabi, uy, alam ba, ang, ba't ka mukha ni, ano yung ano? Ba't kamukha ni Mati ni Idol tong anak ni actress? Ayun. So, bahala na po kayo manghula kung sino yun. Hindi ako magbibigay ng anumang... Hindi ako magbibigay ng anumang hint or anumang... ano ba tawag ito? Yun nga, hint. Hindi ako magbibigay ng anumang hint para sa kanila. Respect din, ganun. Sarap ng cake, ice cream cake. Wow, para sa inyo, ha? Kagat. Bukwa. Ah, ah! Ano? Nauna na yung dessert, eh, no? Ayun. Tapos... Ay, by the way, shoutout nga pala sa ano? Marami akong gusto ng shoutout, kaya lang na hindi ko nakalimutan ko yung pangalan. Gusto ko rin pala pasalamatan yung apat na taga Alorica kanina doon sa banda doon. May bumati sa akin, ay si Kuya Hendrix, so ganun. So sabi, thank you. Na-recognize niyo po agad ako, sabi kong ganun. Kasi kaway sila. So nakakatawa. Tapos yung taga Shopwest na kahera din, shout out. Wait lang, check ko lang kung ano ha. Kung nandito pa yung pangalan. Kalimutan ko eh. Maybe sa sunod na lang siguro ha. Hindi ko makalkal gaano maayos eh. Kaya yun. Want some? Sarap diba? Diba? Kaya yun. I am what I eat. Nauna talaga yung dessert kaya nakakainis yun, no? Kaya yun. Pa ba? So may idea kayo kung sino yun? Quiet na lang kayo. Basta ako yun. Totoo yung narinig yun. I think yung apat na gay friends, group of gay friends na yun. Malamang sa isang TV network sila nag-work kasi alam nila eh. Diba? Kaya ganun. Marami rin ako mga blind items. Yung iba, nababasa ko sa dyaryo. Yung iba, sa TV. Tapos diba, napasok din ako dati sa startup. Tinatanong ko rin minsan kasi mga writers or yung staff kung sino yung ano, kung sino yung blind items nila. Bibigyan nila sa akin. Tapos minsan, ako naman na nagbibigay ng blind items based on my experience. Iisa-isahin natin ang lahat ng yan. Yung mga blind items na yan. Nakagal. Grabe oh. Ah, hindi na, huwag ka na mahiya. Huwag ka na mahiya! Para sa'yo ah. Lapit na maubos. Wanna take a look? Dito ako sa Cubao. Yan yung ano, yung isang hotel dito. Thank you.
Okay, how many minutes? Kaya yun. So ang ano ko lang doon sa blind item ko, parang nakakaano no, parang medyo awkward para sa akin kung ako'y nasa katayuan nung actress. Dapat sinabi niya. Dapat bago siya nagpakasal doon sa aktor. Mahirap eh no, kasi hindi mo naman alam kung buntis ka that time o hindi. Pero parang napaka-imposible nun no. Kung ako kasi nasa katayuan ng girl, parang bago siguro ako mag-aasawa, sisiguraduhin ko munang malinis ako. Malinis muna ako, kumbaga nag-ano na ako, nagpagpag na ako, naghilamos na ako, ganun talaga, literal talaga linis, ano? Hindi, what I mean is, yung lahat ng ano,